Oh. Madam, madam. Oh, grabe to. Isa sa mga ano to eh, angels ng Binance, no? Oh, sa Binance siya nag-work. Pero meron siyang pag-usapan natin ngayon, mga community, yung testimony niya sa Melliwil. Wow! Grabe. Ano nangyari, ma'am? Yung baby ko kasi 5 years old, nasanay po siya na ano, na nasa supplement, ganun, pag masama yung pakiramdam. So, last time, or nung the other night, magapo yung dito niya. Hmm. Yung sa nose, sa loob. Parang pimple. Opa. Parang pigsa, ganun yung ano. Ganun yung itsura niya. Tapos natatakot naman silang painumin ng gamot. Sabi ko, ipa-check sa doktor. Meron namang mga virtual na pedia. Pero yun nga yung sabi ko sa parents ko. Tapos ano po, pinainom ko siya ng Melliwil. Pinalunok ko sa... Ilan taon yung bata? 5. Oh. Nasanay kasi siya sa ano, sinusupplement ko pag may sakit. Okay. Instead na gamot. Okay. Medication. So, may pigsa sa ilong? Oo, para siyang pigsa. Lagi yun eh. Lagi yun. Every, ano, siguro mga every year may ganun siyang ano. Oh. Either yung first niya dito, tapos mga about 3 years old ulit. Oh. Oh, parang hindi ko alam ganun something meron sa kanya eh. Immune system yun? Malamang. Oo. Oh. And then ano nga, ito nga, nung Sunday lang, mamagayin dito niya. Pinainom ko po nung dalawang Melliwil. Overnight, the next day, may lumabas na ano, galing sa loob, tuyot na yung ano, yung namumula-mula pa lang, oh, na parpigsa. Matigas na siya dito. Tapos tinanong ko yung magulang ko, anong pinaano niyo na ba yan? Pinaresetahan niyo na? Kasi gumaling na eh. Sabi, hindi, wala. Hindi kami natuloy dun sa doktor. Hindi na lang, kasi ano na, okay na. Nag-subside na yung ano. One day lang. Overnight yun dito. Yes, overnight. Eh, sabi sa'yo, di ba, naniniwala ka ba na ito bumubuhay ng patay? Wag lang yung 30 days na patay, ha? Yes po, yan. Melliwil po yun, Melliwil. Oh, thank you po, tita. Bless you. Bless you too. Bye-bye.